Patuloy nating subaybayan at hangaan ang payak subalit masidhing buhay ng isang katekista na kilala ng lahat at minahal ng lahat bilang si Kaloring o Sisloring naman sa kanyang mga naturuan. Sa seryeng ito, tinagurian natin siyang saint hindi dahil siya ay nasa altar na ng mga simbahan tulad ng mga paborito nating mga saints o kaya ng patron saint ng ating parokya. Ang saint sa Bible ay nangangahulugan ng isang taong nagsasabuhay ng tunay na pananampalataya. Tayong lahat ay may calling para maging saints, ibig sabihin, true believers o totoong tagasunod ni Kristo. At ganyan si Kaloring sa mata ng mga nakakilala sa kanya. Bilang isang katekista, nagturo si Kaloring sa Quezon City, sa Tondo, at syempre una siyang nagturo sa mga bata ng Taguig kung saan siya nagmula. Wala siyang sweldo o upa na tinanggap sa kanyang pagtuturo. Lahat ay ginawa niya na voluntaryo o mula sa puso. Hindi naman siya pinabayaan ng Diyos na nagbigay sa kanya ng mga kaibigan na nauunawaan ang pangangailangan ng isang lingkod ng Diyos. Matindi ang pagsasapuso ni Kaloring na kanyang misyon bilang katekista. Hindi ito nagsisimula at natatapos lamang sa pagtuturo sa public school. Sa halip, ang lahat ay nagsisimula sa panalangin. Madaling araw pa lamang ay umaalis na siya sa bahay para magdasal at magsimba. Mahal na mahal ni Kaloring ang rosaryo ng mahal na birhen at lagi siyang may dalang rosaryo na kanyang dinadasal kapag naglalakbay o kaya kapag nakasumpong siya ng simbahan na madadalaw. Madalas din ang mangako siya sa mga taong nakakaharap niya na ipagdarasal niya sila, isang bagay na tunay niyang ginagawa at sineseryoso. Kaya masasabing ang buhay paglilingkod ni Kaloring sa Panginoon ay nagmumula sa isang malalim na bukal at iyan ang kanyang buhay panalangin, pagninilay sa salita ng Diyos, pakikipagtakpo kay Kristo sa Eukaristiya, sa madaling salita, ito ay mula sa kanyang malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Nanatiling dalaga si Kaloring, siya mismo nagsabi na dati niya nagustuhang magmadre, pero sa pagiging katekista ay daig pa niya ang isang madre sa kanyang ginawang pagbubuhos ng buhay para sa Diyos at sa kapwa. Si Jesus ang tanging laman ng kanyang puso. Buhay na buhay si Jesus sa kanyang isip at diwa. Kaya lagi siyang malakas sa pagsusumikap na mahalin, sundan, at paglingkuran si Jesus sa katauhan ng mga kabataang tinuturuan niya sa public school. Sa buhay natin ngayon, ang panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos ay unti-unting nalilimutan ng marami. Sa ating pagiging busy sa gawain man, o pag-aaral, o paglilibang, nagagawa pa ba nating maglaan ng panahon para magdasal? Ipinakita sa atin ni Kaloring na kapag walang panalangin, ang buhay ay hindi magiging kumpleto o ganap. Hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan o kagalakan. Sa ating paghanga kay Kaloring, sana ay mahawaan niya tayo ng kanyang katapatan sa panalangin at debosyon sa Panginoon at sa mahal na ina ng Diyos. Ako si Marian, isang kabataang humahanga kay Kaloring. Hanggang sa susunod na presentation, salamat sa pakikinig.